ito ang GMA Regional TV News. Natagpo ang patay sa kanilang bahay ang isang mag-live-in partner sa General Santos City matapos umanong pagbabarilin ng pinsan ng babaeng biktima. Sa Cebu City naman, patay ang 4 na taong gulang na lalaki matapos madaganan ng metal railing. Ang mainit na balita hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Isang bata ang naglalaro sa metal railing na yan sa Pasal Fish Pond sa Cebu City. Nakikita rin may bata ang nakatayo sa harapan nito. Maya-maya lang bumaba sa likuran ang naglalarong bata kung saan may isa pang metal railing na nakasandal. Nang biglang, natumba ang dalawang railing at dumagan sa batang nasa harapan. Agad rumisponde ang mga tao sa paligid. Inangat ang railing at isinugod sa Cebu City Medical Center ang nadaganang bata. Dahil sa tindi ng sugat, inilipat siya sa Vicente Soto Memorial Medical Center kung saan siya binawian ng buhay. Ayon sa lulo ng 4 na taong gulang na bata, nalingat at hindi nila namalayan na lumabas na pala ng bahay ang kanyang apo. Hindi raw sila magsasampa ng reklamo. Ay, wala may kuha na sir, baso sir. Kaya ano, disgrasya, pero ang amo lang kikuha na ito, ano, wagi kipusa nila. Tumangging magbigay ng pahayag sa GMA Regional TV ang pamunuan ng Fish Pond. Pinaiimbisigahan na ng LGU ang insidente. Aakuin din daw ng LGU ang gastusin sa ospital at pagpapalibing sa bata. Natagpo ang patay ang mag-live-in partner sa kanilang bahay sa General Santos City. 8 basyon ng bala ng kalibre 45 baril at 3 reform slug ang narecover sa crime scene. Nahuli na sa kanilang bahay ang suspect na pinsan ng babaeng biktima. Hinuli rin ang misis ng suspect para sa obstruction of justice dahil inagad pinagbuksan ang mga pulis. Ay, wala na akong iprotektahan na kumbana. Yung anong protektahan mo na ako kumbana na kabaluman ko na inosinti siya kay nag-uban biya mi tibok gabi kay katuna tayo na nagbantay biya mi sa compound sa mong amo. Ayon sa pulisya, posibleng may kaugnayan sa illegal na droga at personal na galit ang motibo sa krimen. Narecover mula sa suspek ang motosiklong ginamit sa pagtakas, ilang sachet ng droga at mga bala ng baril. Series of ammunitions and empty shells, live ammunitions of caliber 40 also, same caliber nga narecovered sa Soko, and empty cartridges na caliber 40 gapon. Todo tanggi sa pamamaril ang suspect. Wala sir, hindi na ako namahalupan sir, kaya wala na ako nagibuhat sir. Sa tayong atungan ngayon sa buwan ko sir, sir, na ako sa kukang trabahoan. Wala ko pala, huwag katong ang matay sir, wala pag may away ato. Huwag igagaw po na ako itong ang babae ato sir. Hindi niya sinagot ang tungkol sa nakitang droga at mga bala. Bukod sa pagpatay, maharap siya sa mga reklamong may kaugnayan sa droga, illegal possession of firearm. 4 ang arestado sa drug buyback operation sa Iloilo City. Ayon sa polisya, 11 sachet ng suspected shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos ang nasabat sa mga suspek. 2 sa kanila ang nakulong na dati dahil sa illegal na droga. Lumalabas sa investigasyon na nasa Mohon Terminal madalas i-deliver ng mga suspek ang droga na nirepack nila para ibenta sa mga parokyano. Nagapangwangin sila sa polis nga tani sir, masolusyonan nyo ni kay damo nagasulod gwa nga hindi nila kilala. Walang pahayag ang mga nahuli. Alan Domingo ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.